Wala ng panahon si Fraylin para intindihin ang mga nakasulat sa kanyang bayarin sa kuryente. Ang importante sa kanya, magkano at kailan dapat bayaran ng bill. Basta nagbabayad lang din ako, basta kasi pagdating ng ano, namumutol eh. Oh, ganun lang. Ay, siyempre, takot naman din ako, maputulang kami. Kung tutusin, karamihan sa atin, deadma sa sangkaterbang numerong nakalagay sa ating bill sa kuryente. Pero si Senador Risa Ontiveros, nadiskubring bilyong-bilyong pisong gastos sa PR, advertising, security at janitorial services ang ipinapasa ng National Grid Corporation sa lahat ng mga consumers. Batay sa impormasyon ni Ontiveros, ang gastos sa security at janitorial services umabot ng 8.7 billion pesos. Marami bang dumi doon sa NGCP na ganong kamahal kailangang gastusin sa janitorial services, samantalang super delayed yung mga proyektong dapat isinasagawa nila sa grid. Pero nilinaw ng NGCP na 13 taon ang pasok sa bilyon-bilyong pisong budget na isiniwalat ng senador. Kung i-isolate mo yan at wala, hindi mo ilalagay sa tamang konteksto, parang ang malaki yung amount. Pero kung iisipin mo kung gano'ng kalawak at kalaki ang operasyon ng NGCP, we have around 300 facilities all over the country covering 13 years. Giit ng NGCP, bagamat sila ay pribadong kumpanya, bantay sarado naman umano sila ng Energy Regulatory Commission. Kami ay highly regulated. Anong ibig sabihin ng highly regulated? Ibig sabihin niyan, lahat ng aming gastusin, lahat ng isinisingil namin sa consumer bilang transmission charge at yung pamamalakad namin, lahat yan ay binubusisi ng ERC. Tanong, may irregularidad ba sa bilyong-bilyong pisong ginasta ng NGCP na ipinasa sa taong bayan? Hindi naman sa masasabi natin agad na overcharging kasi nga ang sistema ay pag nag-overcharge, you adjust their returns, you adjust their rates. So dapat may correction mechanism talaga. Ang nangyari nga, yun nga, hindi gumana yung correction mechanism. Mula 2010, hindi pa nahimay ang gastos at singil ng NGCP sa mga consumer. Kaya sigaw ng bayan muna, bilisan ng ERC ang paglabas ng audit ng NGCP dahil taong bayan ang nagbabayad sa sweldo ng mga opisyal nila. Ilalabas na ng ERC ang resulta ng audit kaugnay sa rate reset sa susunod na linggo. Ito yung audit on the rate related. Kung maalala nyo, di ba, may mas malawak na audit na inuto si Presidente on the performance. So yun, ang target doon ay end of the year. Pero itong sa rates, on the financial, yun yung ilalabas natin. Samantala, pinatatanggal din ng grupong Power for People kay Pangulong Marcos ang mga pass-through charges sa kuryente dahil sa pagsipa ng presyo ng panggatong na fossil fuel ng mga power plants. Dahil yan sa ang pangunahing pinagkukunan ng mga generation plants ay mga coal plants at mga gas plants na sobrang mahal ngayon. At ito yung sinasabi natin na dapat ayusin yung pagsiset ng presyo ng generation. Gate ng grupo, sangkaterba naman ang renewable energy sa Pilipinas, kaya ito dapat ang gamitin imbis na langis o gas na bukod sa marumi, mahal pa. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.